music is here. Okay. Yon. And welcome back mga sir. Quenix page. Again, this is our coverage of the DPC 2021 North America Upper Division. Ayan. Black and yellow versus Undying. Best of 3 tayo mga sir. Game 2. With Undying taking the first game. Samahan nyo kami. Kami magiging kaso nyo for the series. This village. And I am Darkstar Dota. Good. Grabe ako na. Undying na. Game number 1. Sobrang stomp. Sobrang one-sided nung ating game. And tingnan natin kung magdire-direcho momentum nila rito or mapipigilan yan ng black and yellow. Mm-hmm. We'll see. And ilang games na yun counting. Wala pang talo dito yung Undying. Yeah, ganun din naman yung EG tsaka yung ano eh, Quincy. Pro. Mm-hmm. Sila lang naman kasi talaga yung halos unless mababago yung ikot. Or bago ikot ng ruleta. Oo. Kung matatalo yung sa mga susunod na weeks. Oh. Etong ano, etong tatlong top teams ng NA. Pero di pa sila nilaban, 'di ba? Yung Undying. Di ba halos. Yung mga top contenders, tama. See, nandito pa lang sila, kumbaga wala pa yung mga raid boss. Mm-hmm. For Undying, they have Snapfire and Puck. Abila naman, labas agad dito ng supports. Ito ang BNY with Warlock and Nyx Assassin. Okay. For this time sila yung nag-Warlock, no? Parang na din. Kung tingin ng Undying, ang effective yung itong Warlock. Ah, sige, kami lakas naman. Lakas kasi ng charge niya eh. Lalo na sa late game eh. AoE, no? Yung second niya. Yung Shadow Word eh. Uh-huh. Sipin mo yun. Isa lang yung nahi-heal mo dun. Baka kahit hindi ganun kalaki yung sustain niyan. Pero laking tulong pa rin yun. Siyempre, sustain pa rin yun eh. Ano pa rin naman yung factor? Next assassin naman for control din. Tsaka ano. Pick-offs, maganda syempre pag nag-level 6 yan. Mas mabilis makakaikot, makakapagbigay ng info sa mga kakampi. Pero autoban talaga. Ano yung autoban? Sorry. Autoban lagi yung Beastmaster, no? Kasi sa NA. Eh, alam nila kung ano yung kayang gawin ng Beastmaster, eh. Mm-hmm. Hindi ko nga rin alam kung bakit napapagbigyan pa yun sa C, eh. Pero pag so, open, auto-pick talaga, eh, no? Oo. Unless meron kang strat on how to beat that Beastmaster, di ba? Kasi tatalunin mo sa farm. Pag tinalo mo sa farm, may sa jungle, makakukuha rin ng Aghanims. And once na mag-hit yung Aghanims, sakit na. And tinignan ko yung ano niya, tinignan ko sa demo, yung damage niya, na I think from 20 stacks. Or let's say, hindi, masyado nang marami yung 20 stacks. Say yung mga 15 ganyan. Hindi, kasi to, ano eh, kapag ano, mababa lang eh, parang mga nasa 16 to 20% lang yung ano eh, yung spell amplification niya eh, yung spell ampli. Pero, with ano, level 3 lang, tapos saka aganims ka, ano eh, makati yung, ano eh, yung axe eh. Parang, pag tinamaan ka ng tatlong sunod-sunod, kayang mag-hit sa'yo ng ano eh, ng 500 damage, no? Oo, 500 damage. 500 damage equal na yun, ha? Yung papunta tsaka pabalik na yun, ha? Yung dalawang axe yung tatama sa'yo. Hindi yung one-way axe lang yung tatama. So, ano yun, ha? More or less yun. Kasi training dami yun, eh. Pero kung, ano, kung sa kalaban mo, siguro, let's say, mga 300 every, ano, 300 every time na bumabalik, di ba? Sakit yun. Oh. Sobrang sakit talaga. Sobrang broken talaga ng hero na yan ngayon. Uy, Pudge! Oh. Oo, yes, ito. Hindi kasi. Ang Pudge kasi dito sa NA is
mabenta talaga. So, no surprise, itong Pudge Pick lumalabas dito sa NA. EG, ginamit yun ng EG. And yung mga nakaraang games nila. And even for, I think, Quincy ata. Quincy ka ba yung, alam ko, Quincy ka ba yung gumamit ng Pudge eh? One time nung na. Mga nakaraan eh. Oh. EG gumamit na rin sila eh. Secret. And, oh, secret, syempre. And maganda kasi pang ano, maganda rin kasi hindi naman pang crowd control, pero kung malakas sa pick up yung kalaban, pwede. Mas malakas sa pick up to. Dahil diba lalo na pag nag-level 6, tapos may benefit pa ng ano, sa flesh ship. Baka tiyan. STR din. Oh, STR din. So talagang bibigyan ka ng sakit ng ulo niyan. Legion Commander ka nilang offline dito. Sino gagamit nun? Ah, si Moon pala. Okay, okay, sorry. Oo, okay. Oh, si Moon. Nagpa-patch din pala siya. Gagamit, oh. Hindi naman siguro nila ipapatch me ito. Hindi naman ano yan eh. Hindi naman pub game ito. Diyos ko naman. So, pero parang normal lang sa ano to, di ba? Sa NA. Kahit, NA, yes, kahit normal. Kahit ano, unorthodox style na, ano. Oo. Unorthodox style na mga draft nila. Let's say na kahit mag-take sila, di ba? Or may ibang kung hero. Is, kung ang CIS is take is normal pick sa kanila. Dito, a Pudge is a normal pick. Ayan. Normal pick na. Yeah. Nung una nakita ko yung Pudge eh. Ha? Maraming, alam ko, EG lang yan nakita ko nagpa-Pudge eh. Ayan nga, na-explain mo. Na-realize ko nga pala, NA pala. So sabi ko, magkakaiba-iba tayo ng, I mean, sa NA kasi kahit anong draft eh. Hindi ko magtataka pag nasa major, pag yung tatlong team na yan nakabasok. Or any sa tatlong teams na yan. Nakapasok. Hindi ka magtataka na may mga Pudge na lalabas yung... Pero oh. I think napaganda yung pick dito nung ano. Nung... Black and Yellow? Pick Assassin. Black and Yellow. Kasi ano eh. Since kukuha ng info yan, mayroon siyang info talaga. Like literally ang soul job niya rito sa get the Pudge. Hindi patayin. Pero... I mean, hindi i-solo pick up. Kung hindi, ano. Give info na, oh, wag kayong makiyat. May patch dyan sa may jungle. Kasi, di ba? And maganda lang naman sa Undying is mapo-force din na mapo-force din na mabumili ng sentries. So, kasi, syempre, tag dito, kailangan ano eh, ang Undying, maraming wards din ang ilalagay niyan eh. Diba? Maraming obs, same as sa Black and Yellow naman, dust lang naman ang kailangan nila eh. I mean, Undying, dust lang ang kailangan nila para ano eh. Pero mapo-force sila dito na ano, yung Black and Yellow na magbumili rin ng bumili ng mga sentry and orbs kasi kailangan nila ng map control dito. Oo. Tsaka isa ding gusto i-point out dito, Unix, isa sa mga counter din siya kaya na eh, kay Pak. Once na mag-orb, di ba, pwede lang ikara-paste, di ba? Tsaka, syempre, yung mana burn din. Kapag sobrang dami ng mana ni Pak, ganun yung damage eh. Parang kalahati ng life ni Pak. Medyo sabog. Naisip ko yung ano eh. Naisip ko kung i-offline kaya nila yung Nyx Assassin. Pwede kasi nilang i-offline yung Nyx Assassin. In terms of level at priority. Nung ano, yung priority ng farm, di ba? Pero I think kaya niya naman niya kasing igawin yun sa position 4. Basta lahat ng dayo niya sa successful. Diba? Basta makapag-level 6 agad, di ba? Pero yun nga, speaking of slab dab sila. Okay lang, maganda yung slab dab dito. Pang lambot din kay Patch. Pero, sasama sa teamfight yung Patch. I mean, siya yung magsisimula ng gulo, di ba? Sa position 4, kailangan na nakatago yan. Possible, syempre, hook. And then, might result into a kill. Mga ganun. And ito, pampalambot. Pero yun, long. Terror Blade, okay. Ayun lang. Terror Blade sila rito. Isa sa mga high armor na, ano, na carry Agi, na pwedeng, ano, ma-neutralize si Slardar. Let's say na, ano, magkaroon siya ng, ano, di ba? Mag-level 6 agad dito si Slardar. Kahit, bawasan mo kasi armor nitong si TV. Patas pa rin yung armor niya ito, eh. So, parang, ano lang, na-counter out lang nila yung, ano, Wala silang pang-contra dito sa ano, kay Timado. Kasi mabilis na mag-farm eh. And si Timado kasi yung player na mahilig talaga sa illusions eh.
Oo, no? Yung mga PL ganyan. Oo nga, napansin ko nga. PL, Juggernaut, Juggernaut Manta, kanina, Luna. Diba? Ngayon naman, Terror Blade. Oo, may CK pa pala yan. May CK pa yan. Pwede rin niyang gamitin. Pero... sayang daw yung team sa NA, dalawa lang ang kinukuha sa Major. Well, Jurex Nunez, shoutout sa'yo. Ano kasi, come to think of it, before na lumakas yung Undying, we all know na dalawa lang talaga yung kayang mag-dominate dun sa ano. And kung titingnan mo kasi, pag dalawa or tatlong team lang yung nagdo-dominate sa isang region, talagang ang binibigay sa kanila is dalawang ano lang, dalawang slot lang. Oo, unlike for example, tingnan mo sa China, 'di ba? Kaya apat sa kanila. Kasi sobrang siksikan kung tatlo ibibigay mo sa kanila. Diba? Yung meron kang IG, ano yun? IG, E-Home, ganyan. E-home. Aster pa. Aster, may elephant ka pa na hindi nakasama nun. Same as sa C. Diba? Na yun sa C nga, tatlo lang tayo. Pero siksikan din eh, diba? Siksikan yan. Oo, ang dami kasing ano. Eh dito kasi sa NA and SA, eh talagang dalawa lang. Yung ano, yung malakilalang team sa kanila. Kaya dalawa lang talaga yung ibibigay. So, hopefully, maraming teams na mag-step up sa NA para mabigyan din sila talaga ng maraming ano, spotlight. Slots. Oo. Pero ito, pakilala muna natin yung mga maglalaro sa side ng BNY. Yan, Zero sa kanyang Slardar. Yan, si Esk or CSK for his Tiny. Jubei sa kanyang Warlock. EE, Eternal Envy for his Sven. And Yamson for his Nyx Assassin. Dito naman sa side ng Undying, we have Meander para sa Pudge, and Puck para kay Bryle, Saberlight para dito sa kanyang LC, Dubu para sa Snapfire, and Timado para sa kanyang Terror Blade. Yeah, maganda rin yung you know, yung LC pick, I think. Pan-debuff well, din sa ano eh. Oo, may pan-debuff. Pero I think Shard is a must din dito sa kanya. Diba? Kasi may spell immunity eh. Laking factor din kasi noon eh, lalo na yung 1.75 na spell immune. Ano pa rin yun eh. Oo, parang dagdag na rin niya na BKB, pero uy, yung ganda na huli, 1 out of 1 ang Pit Gold, pero yun lang mas maganda, yung impale sa tatlo nitong Nyx Assassin, and hindi nila makikil. Nagsiksikan sila doon sa ano. Sayang. Oo. Pero and dahil doon sa hook na yun, tatlo ba? Pa-double check nga ako. Tatlo yung nakuhang bounty. Bounty, no? Tatlong BNY? Oo, tatlo sa BNY. Ba? Oo. Si Bray lang yung kumuha nung isa dun sa babang power run ata yun. Sabi I think ba? Yung hook ata ni Moon yung ano eh. Yung, di ba nauhook pa rin naman yung runes? Yung kahit anong runes, yeah. Nauhook pa rin naman eh. And then, pag na-successful yung hook mo, may plus 100 mana ka ata. Tama ba ako? Not really sure. Pero parang, yun nga. Tagal ko na rin hindi nagpa-pudge. Baba ang win rate ko dyan eh. Sa pudge. Yeah. Pero dito sa top lane naman, eto, nakita naman natin si Zero nagsasuffer na naman siya dito. Just like ng game number 1. No? Kahit sabihin mo try lane na ata eh, or kahit sa mga, hindi, kailangan si Nyx Assassin na yung ano, makagawa ng paraan kung para makapag-focus na yung offlaner niya or yung si Zero. Kasi kung gantong stage, hirap ka na. Paano pa mamaya pag nag-high level? Pero Saberlight ha, hindi niya pinapansin dito yung kalabit ni, ano, ha, ni Envy. Ano pa rin, makarte pa rin naman. Kahit, ano, kahit normal damage lang. Nasasaktan pa rin doon siya, no? Si Sven. Nilalabanan ni Jubei yung ano, nung Warlock yung ano, yung pagpo-pull ng tinatry niyang kunin yung creeps doon. And iniiwanan niya si Sven kasi kaya naman mag-solo ni Sven eh. Diba? Again sa LC na right click lang din. Eh yung magaganda sa mga core ngayon eh, no? Kung yung core mo kayang mag-stand alone dito sa early minute ng game 2 3 4 para makatulong yung supports dun sa power rune or water rune. Diba? Malaking bagay yun para ma-secure nila yung ano, yung sustain na yun. Tsaka ito sa top lane, ito yung gusto ko sana i-point out, which is yung game number 1 kanina is ito yung hindi nagagawa din dito ni Yamson, hindi niya natutulungan dito si Zero. Pero sa ngayon,
so far maganda naman yung ginagawa dito na sila sa own out nila itong si Terrorblade, which is sa early phase pa lang naman eh. Kailangan talagang i-pressure out talaga si Terrorblade para mga level, like say mga level 4, level 5, pwede nilang ano eh, i-first out sa jungle. Hindi katulad kanina, no? Na nung pinabayaan nila, lalong sumama. Actually, dapat nga gumanda yun eh, dahil team versus yun. Lalo na to, ibang kwento to, Slardar to, kung iiwanan mo to sa lane, wala tong self-sustain. Diba? Wala tong self-sustain. Unlike nung kanina, may reactive armor ka eh. Diba? Papang dudugasin mo lang yun eh, kakalabit ka lang ng konti sa creeps, diba? Pag tsaka, na, oo, tsaka ka magkakaroon ng HP regen, diba? Tsaka tatarantil ito ang ano eh, ng third ni Snaffa eh. Kapag... Oo, yun nga lang. Kapag solo siya dito. Tsaka either way, yun na kasi yung nagiging trend ngayon ni Snapfire, yung kanyang third eh. Tapos lalagyan mo pa siya ng ano yun, ng Pero. Uy. So nakapatay si Timado, yun lang. Nakapatay si Timado dun sa taas. At the same time, nabigyan din siya ni Yamsun. So first blood ha, nakuha yan mga sir ng Undying. Yan. And syempre that first blood is brought to you by PNXBet. Register na kayo, use our code Lupon WXE. Delikado pa nga si Saberlight dito. Sabi ko sa'yo, March lang, hirap na hirap ka pa. Kailis pa yung gusto mo ha. Isa lang pinipin. Marami naman actually, pero isa duel lang, tsaka ano, dagger duel lang yung pipinipin. Pero hindi yata kung meron kasi yung ano, double tap. Pero yun long, may Storm Hammer. Kaya ba? Wala pang damage si... Kaso may Shadow Word. Pero kailangan lang niya mag-out kasi pwede siya aggressive. Mamatay yata eh. Hindi, hindi. It's fine. Oy! Mamatay, mamatay, namatay, namatay. Nag-ano siya? Oo. Hindi, nag- yun yung sinasabi natin. Nagano siya. Meron pa, meron pa. Meron pa ba siyang ano, tikman? Meron siya, meron pa siya Shadow Word eh. Nakapatong dun sa ano, nakapatong dun sa tower protection. Soul Ring siya, yun nga, yung sasabihin, mag-soul ring. Nag-soul ring siya habang natikman yung doon. Oo. Sobrang hisay-husay mo nga doon. Hindi niya ata nakita yung duration eh, kasi ako napansin ko meron pang pull eh. May pull pa dun sa tower protection eh. Ayun o, no, diba ngayon meron siyang buff ng tower protection. Tapos nun, nandun yung pull sa taas eh. Sobrang tumaka ka nga doon, no? Pero ito, tignan natin. Napangiti na lang siya siguro, sabi ko sa'yo, Saberlight eh. Sabi ko kung na nga sa party. NA siguro to si Saberlight, ano to eh, 2k MMR lang to siguro sa ano eh, pag dinala mo sa C. Bubugbugin ang mga 2k MMR. Tapos sasabihin niyo yung bunch of moves. Sa'yo mo nga ka. But anyway, sayan, sabi, 1,300, 4.4 times 4. Easy 5.7 pag nanalo yung BNY. Pero pag talo, eh, good morning. Good morning talaga. Oo, good morning talaga, Sir Lincoln. Ayan. Slip na. RJ Trinidad, shoutout din sa'yo. Hindi, gusto mo, ibawi mo na lang dun sa next series. May next series pa tayo. JB tsaka si Dan yung magkakast ata. Hindi, ako. Kayo pa ba? Ako rin. Daw lang series ako ngayon. Okay, kaya nyo yan. Oo, yung bawi nyo na lang dun. Yun eh, kung hindi ka pa naman inaanto. Remind lang ha. Pero coil, gagamitin dito ni Katotong Ryle. Uy, nag-miss ata yung kanyang hook. Then there's the toss, avalanche toss. Yun lang. Patay si Moon Minder. So, unsuccessful gank coming in from dispatch. Sayang din yung hook eh. Kung na-hook niya, tapos siyempre yung Dream Coil maglalatch. Even light. Ang gano'y nagawa mo dyan, andyan na naman siya. Soul Ring muli. May baka Shadow Word ha, paalala lang. Wala siyang ano, press di yata. 3 seconds pa. 3 seconds. Hindi, baka kailangan niya nun. Ayan, sinasabi ko, oh. Finally. Pero, namatay si Timado. Napatay siya dito ni Zero. So, much better lane for BNY this second game. Oo. Twice na namatay din siya, no? Si Timado. Oo. Piling ko mag-jungle na yun eh. Ah, ito na eh. Go time na to eh. 7 minute mark yun yung 7 minute mark, no? Yun yung go time niya na mag-jungle. Tsaka sakto wala din siya metamorphosis. Di siya pwede maka... I mean, di siya makakalapit sa ano, tore. Napahirapan. Pero itong gank na to, tingnan ko yun lang na-compromise yung position dito nila Moon. Dahil nahagip siya ng tore. Nakakita siya doon. Tsaka, kitang-kita mo nakakat yung crit yung ano eh, yung puno. Kaya nakapwesto agad din si
Ito si Juby. So, kunwari lang eh. Kunwari lang, nagpa-playing possum lang to eh. Mm. Playing possum lang si Moon dyan eh. Kunwari, umalis na siya eh. Pero itong si TB, mabilis pa rin ang item niya. Pero si Yamsun, tinatry niyang ano, kumuha at least ng farm. Oo. Tamang JP ko nga ng XP dyan. Taas ng level ni Yamsun, no? Level 5, no? Oo. Level 5 at the 8 minute mark. Ayun, siya pa nga naka-last hit. Easy. Oh. Oh. And nandito na rin si ESK. Bye-bye. Kita ka sana. 3 straight deaths dito kay Terra Blade from that first blood. Uy, hook! Oh, nak- yun na nakakamaan ng hook. Tingnan natin. Well, up! There's that first duel of the game. Will they take it? Hindi pa nga. In double kill pa for ESK. And nakakasustain pa si Yamsun. Pero triple kill. Look! After nilang kunin si ano, si si Tamado, dalawang hero pa na bigyan dito. Plus si Eternal Envy, yeah, classic Envy. Classic Envy na huli dun sa mid. Pero I think maganda yun ha, for the side of BNY kasi si Tiny, magpapatate na siya eh. So meaning si Tamado, or rather itong si, sino to, si Zero. Zero. Hindi niya kailangan rumotate, no? Kailangan niya lang mag-focus dun sa lane of... or i-push yung lane na yun, giving space for him para makapag-farm. Kahit onti, no? Yep. Speaking of space dito, na-pressure out na nga niya actually yung tower dito sa top eh. Oo. Kasi, half-life na nga eh. High level na si ano eh, si ESK. Kaya nang mag ano eh, mag-combo niya ano eh. Yung combo-combo niya na avalanche toss eh. Oo. Tapos meron pang third na isa sa mga na-buff out dito sa patch. Oh. Wait lang. Mid laner si ESK, di ba? Oh. Pero yung 3 grab niya, level 1 lang. Yeah. Pero ano? Ah, tama pala, tama pala. Oh. Naisip ko kasi kung carry. Kung carry kasi, dapat mas mataas yung ano mo. Yung 3 grab mo. Pero ito, rotations coming in. From the side of Undying. Pero kita yan. Napapanggap na puso si Saberlight, ha? Oh. Puno pala, puso tuloy. Oh. Sino man naispata nila? Dapat waiting if Mortimer's cases bibigay na rin dito. And tingnan natin kung mapapatay nila. Pinipilit hanapin. And then there's a duel and the second duel of the game. Pero first successful duel, kaso si AE makakapatay. Mapapatay niya itong si Moon Meander. Pudge. Ka kanina nag-break din yung smoke dito, yung pack tsaka itong si ano, si Snapfire kanina. Kaso nag-overstay pa rin dito yung black and yellow. Kaya nagtuloy din yung ulti ni Pac, ulti din dito ni Snapfire. Sila pa ngayon nadali doon, and easy dual damage din yun for Saberlight. Well, si Timado wala, easy farm. Kailangan farm lang yan. Hmm? Kailangan niya lang umiwas dito kasi ilang deaths na rin siyang nabibigyan eh. Sa top. Tatlo. Oo, oh, tatlo na. Tatlo yun, no? From that first blood. From that first blood, natatloan na siya. Pero si Slardar, going for MOM para tuloy-tuloy yung... Tingin ko tuloy-tuloy lang para yung bash niya dito kaya nag-MOM din. Nag-MOM dito. So, gagawaan si Slardar dito ng ano, ng panuntukan, no? Hmm? Pero speak of panuntukan, ayun. Ayun, nadali na naman si Timado at si Dubu na lang ang naiwan dito. Yet, makukuha nila itong si Yamsun. And pwede pa ng isa, ESK, there's the toss. Oh, avalanche, naiwasan yung una pero coil will be used. Ang tanong, ibe-break ba niya o tamang walk trip siya dyan? Uy! Hook, nag-miss. Uy, ang ganda. Nung acutic overing dito, meron pang kasamang ano yan, ha? Fatal Bonds. And ipipilit ilaban ni Saberlight and LC. Patay, si LC Commander. Yun lang. Oh, yun lang. Napakagandang respond coming in from this Warlock. And again, Hook will miss. And baka mag-out na sila rito. Tsaka ang ganda lagi ng ano, lagi on point yung smoke dito ng black and yellow. Yung pinuntahan nila, alam nila saan dito si Timothy nag-farm, pero... Uy. Ah, si Moon, nahuli niya. Finally, nakapitas itong si ano. Wala pang play ship yan ha, level 7 pa lang. And, uy! Level 9 pa yan. Naupo, si Timado, patay na naman. Si Timado, patay na naman. Pang-apat na yan ni Timado at pati si Dubu. Naging Tokwa na nga, anak ng Tokwa. Patay sila rito, pero yun lang, mamamatay din yung next assassin. And let's see. Hop, hop, hop. Oh.
Double kill yun. Naka-double kill, I think yun, yung illusions? Yung nakakill? Okay, okay. Illusion yan. Swerte ka pa, kahit pa paano. Isipin mo yun, tulog ka, nagkakakill ka. Ginakontrol yung ilo habang nag-teamfight. Eh tama lang, yun ang nga lang maitutulong nyo eh, dahil napupugo siya rito eh. Oo. Wala bang nangyari yun si Sven? Okay, easy farm. Farm lang? Oo, farm lang. Ay, nais pa tanata ng ilo, sorry Corp. Nakita. Oh, ang ganda ng blinkin, pero mas maganda yung hook. Napaganda pa. Pero yung tiny, they're following up. Uy, merong kasamang dismember, sorry. Pero magme-may pa lang, wala pa December. And mapapatay nito ni Moon si ESK. Let's see kung unahan nila itong Hanig sa Sassy. Sakit naman nung Lil Shredder na yun. Pero Bryl, mapapatay nila itong si Amson. Napaganda kay Vincent at kay Joshua Banyares. Maganda umaga sa inyo. Yeah. Napaganda pa nga dito yung ano, yung hook dito ni Pudge. Pero yung another hook. Speaking of hook, hindi po yan Skyhook. Tignan natin. Op! Patay! Sino mauna? Ay! Nauna! Itong si ano? Si Zero. Yun nga lang. Pero Zero namatay. Kaya lang si Juby lang ako ng kill. Pero grabe. Grabe na yung... Kaya nakabawi na din yung ano, yung dying dun sa bottom lane. Expected dahil toss dito ng ano nung pack, pero uy saber like yun na niya magkag, pero more to more speed. Sabi ko na eh, sabi ko na nagbabalak lang yun eh, nagbabalak ng mag attempt ng Mortimer yun eh, kasi masyado nang malalim yung ano eh, malalim yung LC dun eh, no? Oo, nasayang yung Mortimer skills, kasi maano siya dun, ma-stun siya dun, siya yung madadali dun sa saber light. Hook me. Ayaw. Sila. Kasi makahook dyan eh, sa gitna. Pwede, oh. Pwede niyang kunin to. Kaso wala silang ano eh. Wala silang sentry. Di nila kita to. Yun nga lang siya pa. Yung naispatan. Tinalanan siya dito ni ESK. And, nag-attempang mag-hook. Uy, naku. Matay. Naku, chaotic offering. And saber light. Naku po, naloko na. Pero ang ganda ng coil dito. Mapungkuha itong si Warlock. Pero, uy, bigla na lang may... Ba't biglang may ali ano doon? May ali top na iba ba to? Tapos na tos pa. Oo. And easy tower for black and yellow. Yeah. Tapos si Envy nagpa-pin ng God Strength. Actually, meron na siyang ano. Echo Saber dito. Mantan na rin itong si Timado. So, even lagi siya ngayon napipitas dito. Di pa rin siya na-behind sa network. Ang bagal pa rin ng farm, no? Ni EE kung tutusin, no? Hmm. Kasi... Terror Blade 7.6k CE at 7.2 113 against 35 and 0. Eh yung dalawang kill ni Timado, 'di ba, galing lang sa illusion? Oo. Plus yung isa. Actually total of 3 eh. Not sure kung yung first blood. Ay, yung first blood eh, 'di ba? Oo. Parang nakabawi pero... siya dun sa, parang sinabi natin na ano, na nakabawi siya dun sa sa double key niya dun sa baba. Oo, no? Kaya, ano, kaya parang mas ano pa rin yung farm ni niya kaysa kay EE. Kasi hindi masyadong lumalaban yan eh. Talaga nagpa-farm lang eh, oh. Diba? 1-1 and 3. Pero ang baba ano network niya, no? Tsaka parang ano eh, may stocks pa rin naman siya dun. Pero, uy. Pero ito, Mortimer's Kisses. Ay, hinook! Sinecure lang din. Okay na yun. Ay, tumama, late na. And na-stun eton si LC. Avalanche Toss, makakasurvive ba? Makakasurvive. And mag-TTP out yan while si Bryl. Grabe ginagawa ni Bryl dito sa game na to. Ang katay nung ano, nung damage ni Bryl dahil din dun sa, ano, dun sa Witchblade. And Timado needs to, kailangan niya mag-push. Kulin niya na lang din siguro ito. Ang ganda na naman ng hook. Nahuli yung Warlock dun sa easy kill for them. And Bryl, mega kill na nga. Grabe si Bryl. Pero isang ang nagiging problem lang niya yung avalanche toss talaga dito ni Tiny eh. Lagi siya na-reverse down dito. I mean, yeah, di naman siya actually namapatay, pero alam mo yon na ano siya, yung low kababa na lang niya sa avalanche toss, low life na siya eh. Mhm. Lang kailangan niyang ingatan dito yung mga yung burst dito ni Tiny. Nako po. Stun din ba si EE dyan? Hindi po. Siya po talaga ang nakuha diyan ang na player dito. I think ang sinibak dito is si Ryoya. Kung tama ako. Si Ryoya dapat ang player dito, ang alam ko, pero yun lang.
Habang pinag-uusapan nga namin si Ryoya ay napitas na itong si Moon Mender na huli siyang gumagala na walang face mask at face shield. Tingnan natin kung magagalit yung BNY dito. And one more. Ayun, makukuha nila yung first ages of the game. Pwede sila mag-attempt. Let's see. Speak of attempt. Ayun, avalanche toss pa. Patay. Napupo. Patay pa si Saber Light dito. And EE, wala pang ano yun, ha? Hindi pa nag-God Strength ata kanina, no? Oo, sa Roshan. Roshan. And then, nakakuha pa ng aim ko. Swerte ka nga dun. Oo nga, magkikrit pa yan. No? Plus ano pa? Plus 26 damage pa. And, yeah. Bagay yan. May boss lang tayo sa grit. And si Jubei yata ito. Ano? Na-DC. Na-DC ata si Jubei Yagyu. So yun, mga sir, good morning sa inyo lahat. Mga sir, share nyo naman yung ating live stream. Meron ba tayong next series, ha? Ano ba yung next series natin? Sad Boy versus... Ano kasi yung isa? Sad Boy versus itong ST. ST ba ito? Simply two-based. Two-based. Okay. Sinafli. Oo. Mas gusto ko nga yung two-based dyan. Two-based pwede, no? Sad Boy... Feeling ko yun, mas okay dun eh. Ito pala si Ryo. Sad Boy, Jennifer. Oo, si Ryo, yeah. Ng Sad Boys, diba? Kaya nga eh, kasi si Ryoya dati nandito sa BNY eh. Diba? Tapos nung biglang dumating si EE, Diyos ko po, another ano na naman. anime betrayal na naman ata ito, hindi ko alam ha. Pero hindi ko alam kung anong story nun. Huwag tayong mag-jump into conclusions. Mahirap na. Napanood ko na sa CN eh. Oh, pero joke lang yun. Ako, nabigyan eh, itong si Zero. Yung tinip. Ay, na si Preta. Okay na eh, Zero to Hero na siya kanina eh. Mala Gilbert Arenas na yung bagsakan ito eh. Pero Mortimer's Kisses. Uy, muntik na. Hindi nga mahuhuli. Pero si Bryle, hindi niya tinitigilan itong si Sven. Pero I think that's it for us. Tama na muna yan. Masyado nang ano, maghahabol na tayo dun eh. Tsaka sayang din eh, kung nahook lang sana si Sven. Take ano yan pwede eh. Sila gumodo, no? Oo, ages din yan eh. Parang may round 2 pa lang. Si, ano, si Spill. Hindi mo kung hindi mo i-December, pero si Ibev Light na huling natutulog sa pansitan, buti na lang nandun yung hook plus the cookie. So medyo out of position na sila rito at maiiwan etong Pudge. Pinilit na lang lumaban with the dismember and EE will be getting another kill. Wait, sa killing spree for him. Oo. And oy si ganda ng pasok ni SK. Ay, nakupatay si Lola ni Dora. Anak ng Tokwa talaga si Dubu. Dubu. Topo. Cookie. Oy, Lil Shredder, pero parang kinikiliti mo lang 'yan. Parang ano eh, at last din armor dito niya na eh. Uy, coil ginamit. Tingnan natin. At parang Chubibo. Eto si E, mapapop kaya yung Aegis. Let's see. Na-duel pa. Ay, nakakuha pa. Saber Light, sabi ko sa iyo 2K MMR ka lang dito sa C. Oh my god. And Eternal Envy, pinipilit niya lumaban dito at mapapatay siya dito. Titimado, nakapag Sunder na ibaba na rin yung Ionic Offering. Tingnan natin, haabulin ba niya? And si ESK, LC, nag-buyback. Yamson will pull and Atimado, 1-on-1 with the Great One sila dito ng Golem. Pero maispatan nila si Jubei Yagyu, nakalaban ni Hanzo. Patay ka dyan. Oo, so, ano? Nagindihado pa nga doon for Black and Yellow, yung ano na yan, yung Aegis. EE with the place. Nakakita nyo ba yun? EE number 1. Isipin nyo yun, kumuha pa ng dual damage bago mamatay. 100 IQ. Sabi ko sa'yo, Saber Light, go to Southeast Asia server, go to see, let's play in the Archon bracket. Ay, yun na. Ay, hindi. Bumawi si Saber. Oh, yun na, yun na. Bumawi. Nakakuha ng narinig. Nakakuha ng dual damage dito. I think that's 60. Oh. 60. Pero yung buyback niya kanina... Gamit ako ng smurf. Makita tayo sa Archon bracket. Pero ano, yung buyback niya kanina, I think... Ano yun eh, costly buyback yun para matulungan si, ano, si Terrible Blade. Kasi natatakan din siya dun, kailangan nilang pan-dispel. Ayun, speak of Saber Light, patay siya. Sabi ko sa'yo eh, I'll use my Smurf account. Let's meet in the Archon bracket.
Eh, tingnan natin to, ESK, mapapatay yata dito si Dopa. Ayan, patay si Dubo dyan. Natrap na siya. Direct-direct, merong nanggugulo dyan sa, ano, sa, comment section. Yung, dami account. Ayoko nga pala. Oo. Sige. Dami account ata yan yung mga ganyan eh. Yung mga naga, hi, you're beautiful, let's be friends. Baka may mabiktima tayo, baka may mabiktima yung mga tropa natin pag madaling araw eh. I-ban permanently mo sa stream yung ganyan. Pasensya na kayo mga, pasensya na kayo mga sir. Kasi hindi, yung mga ganyan, baka mamaya nang pipishing lang yan eh. Baka mada, imbis na yung mga tropa natin, nanonood na lang ng gantong oras, nag-i-enjoy sa panonood ng Dota. Magugulat sila, mawawala pa Facebook account nila, di ba? May mai-scam sa kanila. Masisi pa tayo dyan. Unahan na natin. Kaya tinignan ko eh, nakita ko nakalagay new Facebook account, tapos sinasabi, hi, nice profile! Lolo mo. Lolo mo, nice profile. Wala kang mabibiktima dito. Bibiktimahin mo pa yung mga viewers namin, ha? Pero ii, or rather si Bryle, ha? Napiris nila rito, si Jube Yagyu. So, 22 all yung ating score. 3K goal lead sa side ng Undying na. Nakabul pa sila, no? Na lamang dapat dito yung, ano, yung black and yellow kanina eh. Tapos na hold lang sila lang. I think ilang teamfight din yata ang naging, ano, naging sloppy yun for black and yellow. Kaya nakapitalize din dito ng Undying. Tsaka si Timado din dito, meron na siyang Skadi. Kaya ang kunat na nitong si Terrorblade. Pero, ay, yun lang. Ay. Ako na ispatan nila ito si Moon Meander. Hindi nga lang makukuhay. Dust magamit. Naispatan na nila yung sa Laguba. Na duelo. Naku, yun lang. Nastang sila. Sama-sama technique sila dito. And Saberlight is down again. Same as Yamsun. Andito si Timado, ha. Galit yan. Galit yan. Terrorblade yan. Naka-metamorph yan. Tsaka... ayun, oo. Nag-metamorph siya. Then mag-smoke up ulit dito yung black and yellow. Alam nila, baka pwede kasing expired na eh, no? Hmm. Alam nilang pa-expire na yan. Yep, pwede. And wala silang vision, pero yun, nakita nila si Timado. Ay, nakita nila, there's the Stormhammer. Up, wala na ring mana, pero ang ganda ng Scatter Blast. Allure them. Just run, Timado, my friend. Run for your life. Uy, coil na gamit, and then the Chaotic Offering. Let's Uy. See. May mana siya, ha? Out siya rito. May mana pan-sundering niyan. Naku, malinang na-hook. Hindi yung makampi. Pero nakapag-sunder. Lalaban ata si Timado dito. Laban mo na yan! Hilaban mo na yan! Pari si Ekkarian! And zero, patay. Itong si Slarda rito. There's the duel. Pukpukan mo lang. Humpay sila rito. Kaya ba nila yung tiny? And patay si ESK. Ay, si Timado, buhay na buhay pa rin. Oo. Baka nakapag-enabon active to. Pero si Saberlight again. The immortal player playing in the Archon Division of Southeast Asian Region. Patay na naman! Pero ito, good hook. Coming from Yamsun, Timado low on HP. Tingnan natin. Mukhang wala pa ang sundering na yan. Lalaban kaya siya dito. Hello, may emulate yan. Makati yan. Wala na rin siya dito ang metamorphosis. Let's see. Sige, right click. Moon! O yun lang. Yumakap. Yumakap siya sa tinik. There's the obs. Na-hook. Itong si EE. Kaso yun lang. Napaganda pa. Pero EE, one more right. Bikit mamamatay dito si Eternal Envy. Apat yung patay sa kanila. Buhay na rito yung ano ha. Buhay na yung Slardar. May kasama pang tip. Coming from Timado. Grabe. Lagi mo ng ga. 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 Oo. Tsaka, for ano, for black and yellow, I think disengage yata yun. Kasi nagbaback na rin yata sila doon, kaso maganda din yung hook dito ni Pudge. Kaya dalawang heroes din nadali din doon si Eternal Envy. Tsaka wala na silang Tiny doon, kung if I'm not mistaken, nag-out na siya doon eh. Tsaka di nila nung time na yun, ano eh, long cheese yun dahil etong si, ano, si Timado, pa-expire na yung kanyang metamorphosis. Nabuhay pa siya eh. Then sakto din na nag-deliver yung kanyang satanic dun. That's why nabuhay pa siya dun sa engagement na yun. May laro ba mamaya sa Southeast Asia? Wait, anong laro ba mamaya? SEN. Ay, anong laro na ba ngayon? Friday? Wala po. Ang Friday. Southeast Asia natin is Wednesday, Thursday, and... Saturday. Ayan, yun lang po yung upper division natin. Pero wait lang ah. Mukhang may barangay eh. Nahuli sila. Yun, tinapon yung tropa. Ikaw na lang mababagaan siya. Pero, uy, may shard na pala yung ano ah. May shard na pala dito si Saberlight. May shard na siya dahil may spell immunity kanina yung ano eh. Si Dubo. Snapper. Snappy Lords.
pero si ano si Braille meron na siya nga Aeon D, so hindi na siya mag-worry sa burst nung Tiny dito. Tsaka din siyempre kay ano, kay Envy kapag na-stun. Naku, sorry to hear, Sir Ace Alfonso. Talo pa yung under ko sa 47.5, puro bakbaka ng mga well, yeah. Well, may pudge kasi, diba? Na, alam mo naman, pag basta may mahook yung pudge, and also yung Nyx Assassin, na kukuha ng info na tara, bakbakin natin to, diba? Pitasin natin to, team fight tayo rito. Mukhang mahirap ng manalo yung 47.5. Pero malay mo, magkaroon ng game 3, tsaka dun sa next series natin, taya lang ng taya, mananalo rin. Hindi ka mananalo kung hindi ka tataya, kaya kailangan mong tumaya. Diba? Pero ito, there's the coin. Naku, yun lang. Hindi tumama yung Mortimer's Kisses. Hindi alam ni Yamson yung gagawin. Nawala na yung Spike Carapace na yun. Baka malupit dito sa gitna. Timado yung trauma din. Timado! Naku, yun lang. Tumalong pa, nakakain pa nga ng cookie. Ay, yun lang. Cookie ng matanda. Oh my God. And so, Timado will fall. Same as Jubei. Yamson will fall as well. Tingnan natin. There's the illusory orb. Yuy! Saan ka pupunta? Dito ka lang. Lumayo ka man sa akin. Sa akin ka lang, pero mapapatay pa rin ni Ii. Ayan si Moon. Diyos ko po. Sa bagay, sinong hindi matatakot doon, no? Hinook mo yung ano, hinook mo yung naka-god strength, eh. Oo. Tsaka wala din siyang mabibigyan dyan, ano. Na-ulti. Pero na-burst down doon agad si Timado, na-overwhelm din siya sa damage dito ni Ii. Kaya, let's say na, ano, na kailangan niya talaga dito ng BKB. Pero napaprotecta naman siya dito ng NC, eh. So, ang problema lang niya is, wala siyang matarget na Sander kasi naka-BKB dito itong si internal Envy. And ayun na, mukhang easy rush pa nga to for side ng Black and Yellow. And mukhang si Brael trying to steal the Rosh or... ayun lang. Hindi niya may... matagal lang nandito si Brael, mga sir. Last ano pa? Last season pa, ang bago dito si Saberlight kasi ang offlaner ng ano, sino bang offlaner dati ng Undying? Sila din siya yan, siya rin. Pero, Dubu, Moon. Sila baka may niisip nyo si Flea. Kasi iniisip na sabi nila dito, si ano daw naglaro ng Quincy. Imposibleng mapunta ng Quincy kasi si, ano, si Bryle. Kasi, matik talaga ang midlaner ng Quincy before. Kahit nung nag-newbie pa sila, nung TI9, si Quinn or si CCNC talaga ang mid laner noon from newbie, 'di ba? Tapos forward gaming. Ayan, talagang si CCNC na yung ano diyan, yung mid laner nila. So baka ibang team yung ano, kaya hindi na ako makapag-research eh ngayon eh. Siyempre, kakash tayo eh. Pero pag nag-game tayo, try natin sagutin 'yan. Okay? Ito, pumupush na sila habang nakuha nila yung second age of the game. Kanino kaya binigay yung shard? Pwede kay Tiny eh. Pwede rin, kay Warlock. Oo nga naman. Tipid okay, ba? No? Oo nga naman. Tipid tips. Daily life hacks. Or pwede, ay, Nyx din. Meron din siyang ano. Meron din siyang shard. Shards. Si Jubei yata ito, no? Siya yung bumili. Oo. Hindi ko na rin nakita eh. Kasi masyado kong tinitingnan yung gameplay dito. Napakagandang gameplay ni ano, ni Saberlight. Saberlight. MVP. Oo. The mighty savior of NA. Saan ba naglalaro dati to si Saberlight? Sa ano to eh? Europe to eh. Oo, Europe. Diba? Dating digit ad... CIS pala, CIS. Oo, oh, CIS din. Naglaro pala Europe, sorry. Pero ang dati niyang team dati, yung ano eh, Hippomaniacs. Kasama si Nakiri. Kasi, so, HPM. HPM, tsaka... sa Digital Chaos din, kundi yan ang kamali. Siya yung offlane nila eh. Offlane dati ni na ano, uy! Na si CNC. Pero wait lang! Yun lang! Uy, baka mabuhay pa to ha! Tignan natin. Joke lang yun. Nandun pala si Tropang Brile. So, Yamson, patay! Grabe ha, grabe yung standing nyo dito ha. Lalaban naman pala kung lalaban eh. Tsaka si Pinoy eh. Mm-hmm. Tsaka si Braille lang i-step up dito sa kanila eh. Yung mga errors. Kailangan niya. Mm-hmm. Kasi yung mga errors ni Timado, if ever na na-shutdown siya, siya yung nagsishine eh. So mm-hmm. Parang palitan lang sila dito kung sino mo magdadala sa game. And I think yung error naman ni Timado is normal para sa isang Terror Blade din since mahirap din naman talaga ang early game ng isang Terror Blade, di ba? So, pero hindi lang natin in-expect yung tatlo, di ba? Na tatlong, and for that,
nag-step up si Bryle, di ba? Si Saberlight hindi nag-i-step down eh, lumu-look up eh. Look up po. Taman look up lagi eh, nakatingin na lang sa taas, nag-aantay na ma-respond eh. And, uy, matitier 3 sila dito. Matitier 3 nga sila rito, tingnan natin, ang daming illusion yan. And masakit din yung damage, tingnan mo yung Raxa, pakasakit ng damage dito. And EE will just clear the waves of the illusion, let's see. Ay nako, set up ko na lang dito, oo. Pero ayun na yan. Meron namang ano, press the attack. No. Pero may aganims naman tong si, ano, si Bryle. Kahit mag BKB dito itong si Eternal Envy, stay in lang siya kung nasan lang yung pwesto niya dito. So may chance na makapag-free hit ng itong si Terror Blade. And yung top lane niya ata yung pupunti rin nila, pero nag-smoke ata ito or nag-wrap around itong BNY. Pero oy, speaking of, ayun no, ganda ng Hookerino dito kay Tony plus the Mortimer's cases. Patay din si Iggy, tapos yung Aegis niya rito, round 2 for him. Pebado, nakaabang na, nakapaligid, sumuko ka na, napapaligiran na kita. At mapapatay na naman dito si Saberlight and Timado fighting for his life. Yun po, dalawa laban sa dalawa. Tingnan natin makakapag-sunder ba? Uy! Kinain! Kinain! Ibato mo sa labas! Oh my God! Kinain pa! Naku po, nabuhay pa nga si Timado. At dahil yun si Bryle makaka-double kill. Delikado pa nga si Zero dito. From Zero to Hero, joke lang yon. Apat pa nga ang patay sa side ng ano, BNY. And si EE lang ang natira. Naku, naka-god strength pa to. Naku. Eto na. Gumana na, guys. Gumana si EE. Gumana na yung team na ito. Yun lang. Oo. Sila pa nga nadali doon, Ledge. Kinain eh. Kinain si ano eh, no? Sobrang ganda naman ng save na yun. Itin mo kay Timado, no? Sana all kinakain. Kinakain. Dito dirty ah. Nangkakampi pagka ganun po. Save. Ikaw, ang aga-aga. Gumagana ka. Relax lang tayo dyan. Ganyan. Naku, 2 racks pa nga yung mag ano. From that ano, no? From that flash. Oo. Tsaka ano, di nila... Ano, di nila nakita agad yung ano, yung item ni Pudge. Kaya... Di nila nakita yun. Di expected yung save na yan. Kasi kung wala kasing kwenta itong si Terrorblade kapag walang metamorphosis eh. Kahit sabihin natin na itong si ano, si Sven, kahit walang basta may god strength tapos walang metamorphosis. Sa kanya pa rin daan. Alam mo kung saan ako nakatingin nung kanina? Saan? Sa Snapfire ako nakatingin, akala ko yung Snapfire may aganims. Hindi ko rin nakita yung ano, yung aganims shirt. Ang akala ko kanina, naka-aganims na yung Snapfire. Kinain niya, tapos di ba lumalayo siya. Akala ko, ibabato niya sa malayo. Yung para pala, i-save si Timado. Yung pala, nagulat ako, nasa na siya, tapos dun sa baba lumabas. Yung pala yung na-dismember, yun pala. Diyos ko po. Sayma ho nga dun. Sabi siya, gagaano yung patch pick, eh, no? Galing eh. Yung pala yung purpose, kumbaga dalawin, pwedeng ka, I mean, may 2 options dito yung ano, yung, yun, andahing. Pwedeng, kapag nag-ags to, no? Ags siya, ag shard pa. Ag shard pa. Saka, mga sir, ha, yung mga sa 200 viewers natin, ha, pawang professional lamang po ang gumagawa niyan, ha. Huwag basta gagawin sa pub game, patay tayo dyan. Pero, stun. Ay, nag-pop ng BKB si Timado, pwede sila lumaban dito. Or, nag-pop ba? Ay, hindi, ano pala yun? LC. Press the attack pala yun, sorry. Naku, na-hook! Joke lang, illusion lang yan. Pero yun lang, pumasok dito si ESK. Up, moon! Tinamaan siya ng stun, binato ng lapis, and si Zero galit na galit sa kanya. Diyos ko po, naibaba na rin dito yung chaotic offering. Tingnan natin, ESK, na-duelo. Ay, na-duelo pa. Ako po, kaso, kasakit ng damage si Timado. Ayun, finally, Saberlight with the plays. Grabe naman yung may isampang overwhelming odds. Zero will fall. Susunod pa atayin sa lagubang. Apat na naman ang patay. Si EE lang ang nabuhay. Tapos buyback pa dito si ano? Si Yamson. Ano to? Ano item yun? Ano yan? Yung kinuha? Oo, kinuha. Uy, pero uy! Cut in yung NP! Cut in yung NP! Timado! Oh my God! Nakuki out! Ako, mahihilahin sana ni Moon. Pero binagwardyahan na nila yung fountain dito ng Radiant Side. And ako, si Timado, tingnan mo lakas sa loob, oh. Oh, hey! Look at me! Wanna hook? No pee. Oo.
And mukhang tier 4 agad dito by Timado. Wala, kaso wala siyang ano dito. Wala siyang meta. Expire na. Oops, okay. So chill lang, kailangan lang muna lang mag-chill. Makapag-defend agad dito yun eh. Yung nga, black and yellow, pero ayun nga, metamorphosis lang talaga. Then after na, wala nang damage. Metamorphosis, kailangan nilang ano, mag-bail out agad. Kahit sabihin natin, eto, sobrang tagal pa na respawn time dito ng dalawang hero dito ng black and yellow. Mark De Vera, James Lee na, shoutout sa'yo. Tsaka si Ray Mark Roses, Yon Nombrado. Man. Shoutout. And, uy, nakita sa'yo, no? Teka. Magkaka-clash pa tayo dito. Ay, si Xavier Light yan eh. Alam mo na kay hinat na niyan eh. No? Diba? Oh, di ba? Ayun ang kaya alam mo na yung kay hinat na nun. Eh, kasi isi-save siya ni Moon Mien there. Diba? Tapos kakainin siya. Masusustain siya. Mabubuhay yan. Buhay agad, oh. Boss Bella, ito yung sasagutin ko lang. Pero pwede, yung pera ba sa Phoenix Mets, boss pwede ipusta sa Pustahan Knights? Yeah, hindi po. Wala po tayo. Relax lang po tayo. Wala po tayo sa ano. Wala po Pustahan Knights sa Phoenix Mets. Easy lang. Okay? Yan. Kung yung mga gusto pong bumili ng voucher, PM lang po kayo sa page. Ayan, si Ariel Peña. Oo. Yung seller natin, gising pa yan. 24/7 po gising yan, guys. 24/7 gising yan, Jiro. Ako po yun lang, nais pa ta nila itong si Timado with this, nakapag-spend immunity pa nga tayo from the press the attack. Sige, haluan tayo hanggang walang kawatan, pati may slam dunk, nakisisama na dyan, nag-stand pa, and Timado. Yun lang, wala atang metamorph yun, oh. Hindi, meron yan, meron siya. Yung ads yun, yung ano niya, metamorph kanina. Ayan na. Lalaban na sila rito, ngayon ka lumabad sa akin, iisama, let's do this. Pero naka-double kill na nga itong si Tiny. Ako po, fuck, blinking in. I think hindi pa rin namamatay ito, no? Tignan natin, no? E-Blade? May kata yun ah, mukhang aabot yung Terror Blade ah. Oh, pwede? Abot ba? Ah, lalaman pa si EE. Oh. Wala, may God Strength pa. Ay, hindi, wala na. Wala na, GC yan. Tapos, mataas pa to ah, yung duration dito ng meta. Pwede na nalang, ano, Mega or Tier 4 agad ah, ati Tier 4 nalala. GG push nila. Pero may pang-clear ng waves eh. Is there eh. May damage pa rin. May buy. May kaka-buyback yan. 50 gold lang ang kailangan niya ni EE. Makabatay lang na isang creep siya. Magkaka-buyback yan eh. Grabe sequence oh. Grabe sequence mga no? Uy! Pero... Uy! Wala na silang 40 dito. Pero EE pipilitin niya lumaban dito. Oh my god. This is not an anime body. Pero nakakapag-sustain no? Lumalaban siya dito kay Timado. Kaso napa-apak sila sa Kumunoy with the upheaval. Naku, deligado si Timado. Gah! Yun lang, nagdabog ito si Zero. Nakapagsak na rin ito pa! Brian, deligado! Yun lang, patay si Brian! And chaotic overing binagsak na rin. Moon Meander. Nananakbo. Saka nakakita ng ganyang kalaki pero ang bilis tumakbo. Saberlight! Stand! Uy, tapos... Uy, nag... Oh, nag-shotwheel pa! Shotwheel pa nga. Shotwheel pa ito si Saberlight. Kala mo talaga. Kita tayo sa Arcon ha. Gamit akong smurf. Oh, usap-usap na lang tayo sa Arcon bracket ah. Oo. Tsaka sayang din yung ano, yung Aegis advantage doon ng ano, ang dying, hindi nila nasulit. Mm-hmm. Pero feel ko if maganda yung sana yung fear dito ni ano, ni Terror Blade kanina. Siguro kaya na nilang patayin doon si EE. Eh. May aganim sa bayan? Oo, may aganim na siya. Si Terrorblade at sila EE pa ngayon ang pupush. Oo. Walang Terrible GS yan ha. Oh. Speaking of GS na. Kung aware sila. Ah wala alam early na. Oo GG push oh. Alam nila nag-force ng ano eh fortification eh. Pero. Ah. Kailangan okay. Mag-buyback dito ni ano ni Bryle. Mas mabilis. Eh nakapag-buyback na nga dito si Elsie ni Hulot. Tinapon si Elsie sa gitna ng laban. Sabi ko sa iyo magkita tayo sa Arcon. Oh, may na-hook. There's the hook. Eh, tingnan natin. Eh, na-GG mo siya. Magkaka-game 3 pa nga. Magbundi yung mga plus 1.5. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan? Drop G-Cash. Wala ba tayo dyan? Bowie sila doon. Tsaka sakto din yung God Strength. Meron din na ganito ano doon. Si... Oh my god. I don't know what paano nangyari doon for Undying. Their first loss
dito sa upper division. Naging but yung panalo na naging bato pa para sa kanya na dito. Pero I feel sad. Siyempre, AG's advantage nasa kanila, 'di ba? Tsaka nagka-aganim siya itong si Terrorblade. I mean, yung aganims pala na ano, sync. Na kaya meron siyang extra 10 seconds na metamorphosis, pero hindi niya di rin kasi nila nakapitalize yung AG's advantage na kaya doon din niya naging dehado. Kaya yun nga. Pinsad, dahil I think end na rin yun for ano eh, for Undying, close out na problema nila. Hindi, at saka ano nga, hindi nagamit na maayos yung Aegis, no? Pag ako nila Aegis, tumimpight sila doon, nakipagsuntukan siya doon. Well, tama naman talaga na hindi ka magbe-metamorph, di ba? Sayang eh. Alam mo, dehado ka doon eh. Tapos tsaka siya lumaban eh. And then, yun lang, I think pasyado ata silang naging overconfident. Lalo na doon sa pinagagawa nila doon sa yung pumapountain block sila. Diba? Nandun sila, binablock nila tong fountain. Tapos, hindi sila kumukuha ng objective. Nung naisip nilang kumuha ng objective, na-depend ni EE mag-isa yung ano. Oh. Diba? Oh, tingnan ko na ano sila, parang, siguro napakamot na ang ulo yun. Hindi malamot. Alam mo na ako, sino may kasalanan nun. Nakita-kita na lang talaga sa Arcon bracket, gagamit ako ng Smurf Mame. I'll see you later. Ay, nako ka. Pero na nga, mga sir, game 3 tayo. So, yung mga nag-plus 1.5 dyan, naku, bet nyo na yun sa game 3. May pag-asa, natalo yung Undying. Mga sir, times 7 is real. So, punta na kayo, BNX Bet. Yan, mga wala pang account, register na agad. Use our code LuponWXE. And then, PM kayo sa page para mabigay yung link ng ating trust and seller. Okay, so, break muna kami. Again, kami naging cancel nyo for this game, this Pillage. And I'm Dexter Dota. And we'll be right back para sa game 3, mga sir. Put that.